case number one. Alinsunod sa utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinag-iba ang mga personal na kubol sa loob ng mga prison building sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Ang maliliit na kubol ay gawa sa light materials na itinayo sa loob ng mga kulungan para magkaroon ng privacy ang ilang may perang persons deprived of liberty o PDL. 60 mini kubol ang voluntaryong dinemolish ng mga PDL. Tuloy-tuloy ang pagsira ng mga kubol sa iba pang penal colonies sa bansa. So pinatanggal natin yung mga pader, mga pintuan para transparent, see-through, nakita-kita natin ilan lang ba natutulog dyan. At kung isa, dalawa lang, dapat yung maximum capacity. Pinadlock na rin ang mga gate na nagkoconnecta sa 4 na kwadrat sa maximum security compound para pigilan ang pagtawid ng mga PDL. 3 beses na rin sa isang araw nagsasagawa ng headcount para tiyaking walang nawawalang PDL. Round the clock na rin ang ikot ng mga rumorondang Bucor personnel sa maximum security compound. Si Michael Cataroja naman, na naaresto na matapos iulat na nawawala, naka-isolate sa isang bahagi ng maximum security compound habang umuusad ang imbestigasyon sa kanyang pagtakas. Sa paglalahad ni Cataroja sa mga imbestigador ng Bureau of Correction, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkapit sa ilalim ng truck ng basura. Nananatili namang problema ang budget para sa gamot at pagkain ng mga PDL na ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang ay kulang na kulang. Nag-resenta natin sa budget dyan na 70 pesos. So kung 70 pesos, pinapin natin na 100 man lang. Then yung gamot, from 50 pesos to 50. Unfortunately, hindi ito na isama sa budget. So kapil tayo kung pwede magkaroon ng additional. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.